February to, ah, kasagsagan ito ng winter. Ito yung time na super lamig at ito yung time na palaging may snow na hanggang halos hanggang hita mo na palagi yan. O kaya hanggang tuhod. Ito yung palaging madungis na sa snow lahat. But look, tingnan mo. It's not even minus. May konting hangin pero parang spring. Magpapasalamat ang mga tao kapag may winter na ganito. Kasi bihirang mangyari yung mga ganitong winter. Lalo na ngayon, February, kasagsagan yan. No, lumakad ka nga dito. Lagi ka na lang yan. Lakad ka nga. I think alas tres na or... Kaya ang araw nandito na. Ano na ako kasing gumising ngayon. Alam mo, ano na naman ako ngayon eh. Vampira na naman ako ngayon eh. Umaga na naman ako natutulog. Malakas ang hangin. Gaya nga nung nasabi ko sa inyo, ito yung time na parang vampira na naman ako. Ako ay gising hanggang alas 6, hanggang alas 7, minsan hanggang alas 8 pa ng umaga. Kaya ang gising ko naman, ala una, alas 2. Ganyan, meron talaga akong mga times na ganyan. Ang weird ano, kaya ngayon lang ako ngayong sumikat ang araw ulit. Sobrang wala nga kami masyadong snow, wala nga kami masyadong hirap ngayong winter, pero wala rin kami masyadong araw dito sa Ontario. Pero ngayon lang, paminsan-minsan sumusulpot, kaya ako ay kahit na alas 3 na ng hapon ngayon, ako ay nagpapaaraw ng kahit konti, although wala akong masyadong maramdaman sa kanya because mahangin. Malamig pa, but yun. Kasi parang alam mo, minsan may times na gusto ko, ako ay parang gising ako pagka yung lahat ng tao natutulog na. Yung lakas ng hangin, oh. Alam mo yun, yung parang gusto ko yung tahimik, yung katahimikan ng lahat ng tao natutulog na. Tapos talagang sobrang tahimik. Parang tulog na tulog ang mundo. Alam mo, kailangan ko deep breathing, pero tanggadaldal ako. Gusto ko kong mangumusta sa inyo kasi medyo matagal na naman tayong hindi nakita, mga kaibigan. Deep breathing lang ako ng konti tapos babalikan ko kayo. Patuloy lang kayong maging matapang, ha? Matapang sa inyong mga puso kasi manggagaling dun lahat. Magiging matapang din kayo sa pag-iisip, alam mo 'yon, kung sa paano kayo mag-isip, kung paano niyo i-deal yung araw-araw na buhay natin, no? Lagi ko yung sinasabi at patuloy kong sasabihin. Ako talagang yung aking pananalig, no, sa Diyos, yung aking faith and trust ko sa Kanya. Yun ang unang-unang tanging nangingibabaw sa buhay ko. Kahit naman nung wala pa akong cancer, yun na talaga. So nung ako ay nabigyan ng sakit na cancer, mas lalo lang lalong-lalo pang kumapit. Alam mo yun? Yung lalo siyang nag... Actually, hindi naman sa lalo. Ganun talaga ako kahit noon. Pero ibig sabihin ko, hindi ko hinayaan na mabawasan yung aking strength sa aking faith, no, and trust kay God. Hindi ko hinayaang mabawasan kahit na maraming pinagdadaanan. Siyempre, di ba? Pwede kayong mapagod minsan sa pag-iisip, sa pangangatawan, no? Minsan iisipin mo na, I just don't want to say anything. I just don't want to think about anything. Okay, that's fine. You have to rest for a few days. Pahinga kayo isang araw, dalawang araw. Okay, mag-isip. Dun sa merong mga pains, ngayon, I pray for everyone every night. I hope nakakatulong naman ako kahit paano sa prayers. And I hope that you will not lose hope kahit meron tayong mga days na mas mahirap para sa ating mga isip, sa ating katawan, sa ating mga puso. Isa pa sa mga gusto kong banggitin is about yung... Kasi I lost another friend last week from cancer. And, you know, I lost one nung 2 years ago. Very close friends kami, pati yung last week. And then another one
Like, not even a year ago, not even 6 months ago, ha? Hindi ko na maalala exactong time. So, tatlo sila. Tatlong mga friends ko from, ano mo yun? College days. Talagang isa-isa, lahat sila breast cancer nagsimula and then nag-complicate. Tapos meron din tayong tatlong subscribers na naging kaibigan natin, syempre, no? Yung una, taga-America siya. And yung susunod, si Rosel, na narinig niyo yun sa lagi kong binevlog. And then, siguro mga a few months ago, ewan ko kung 2 months ago, isa na naman nating kaibigan dito sa ating group na ating vlog, ano? So, 3 and 3, it's although meron pa akong mga nawala na rin, ano, na nauna na rin umalis sa clinic, mga kaibigan ko sa clinic, ilan sila. Isa-isa silang nawala. Recently rin, siguro mga 2 months ago, yung isa. So, tatlo na rin yung nawala doon sa clinic. So, total, 9. 3, 3, and 3. I'm sure sa inyo rin, marami rin kayong mga kaibigan na mga nauuna na rin umalis before us, no? And I share dun sa feelings na nararamdaman ninyo. Kasi, syempre, alam natin masyado rin mahirap ang mga pinagdaanan nila sa kanilang cancer journey, no? Hindi madali, no? It does not matter kung ikaw ay nagko-conventional treatment or nagna-natural treatment. It does not matter. Basta lahat tayo, meron tayong pare-parehong bigat, hirap, no, ng mga pinagdadaanan. Sila rin ganun. But somehow, kahit na merong sa ating tinik sa dibdib pag nawawala sila, no, but there is hope din na laging pumapawi sa pains sa puso natin losing them. Para sa akin, kasi I made it a point to always find the good dun sa mga sad na nangyayari sa ating ganun. Despite na malungkot na iniiwan na nila tayo, parang despite na merong sadness talaga, lalo na sa mga families na naiiwan nila, I always find great hope sa ating God na kasi alam ko na umalis man sila dito sa mundo natin na ito, which is the evil world, and they went back to the one true home na gusto nating lahat uwian sa huli pag time na natin, ano? Meron lang naman na kasi mga nauuna, no, sa atin, pero lahat naman tayo papunta doon. But I mean I know that there's great hope dito sa mga paglilit. Ay, ang likot! Sa mga naunang umuwi na sa atin kay Jesus. Imaginin mo, wala na sila dito sa evil na mundo kung nasaan tayo. So kung saan man sila, yung uuwian nila, which is sa kamay ng Diyos. Hindi ba? Pasensya na kayo sa buhok ko. Hindi ko na maayos ang buhok ko. Mahangin at karga ko si Meiji. Napakalaking ginhawa ang papalit na feeling dun sa iyong nasasaktan na puso. Dahil sa nawala mong close friend, nawala mong family member. Imbis na tutuloy mo yung kalungkutan mo, mas magiginhawaan yung puso mo. Ako, that's what I do all the time para maging mas maganda, mas more positive yung dating sa akin ng mga bagay na ganun. Kasi kung iisipin mo, nandun na sila sa walang mga evil na ganito. So, kumbaga, mas better na yung kung nasaan sila kesa sa atin. So, imbis na masyado tayong maging damdamin or ilungkutin, i-down, alam mo yon dahil nawala sila. Let's find great hope in that, na there's no more pains, wala na lahat ng paghihirap, natapos na, and now they are with Jesus, they are reaping the goodness, the joys, and the pure happiness in heaven.
balik tayo doon, doon nagiging mas matapang yung ating mga puso kapag we find hope in that. And when we lose somebody, of course, hayaan natin yung ano natin mag-grieve, no? Talagang it takes time para ma-relieve yung ating mga puso. Pasok na kami, yun lang naman. Habang ako ay nagpa-araw ng konti at nag-deep breathing, I'm happy to say hello sa inyo mga kapatid. Oh, Valentine kahapon. Belated Valentine's Day sa inyo lahat. Ingat kayo lagi. Sending love sa inyo from Happy Heart. Palagi naman, no? And always trust in God. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Bawat araw na gumigising, palagi tayong may pag-asa. And we should be very thankful and grateful. Okay? Love, love, love. Bye.